Ang pag-aaral po na ito ay idudugtong pa rin po natin doon sa ating ginagamit na paksa ang mga talinhaga ng Lucas 15. At nais ko po na manalangin muna tayo bago po natin ituloy ang pag-aaral na ito. Sandali lang po tayong pumikit at yumuko. Dakilang Diyos, salamat sapagkat may mga pagkakataong katulad nito na masigla kami na nagkakasama-sama maging sa paraan ng ganitong makabagong sistema. Salamat Panginoon sapagkat nakakarating ang tinig na ito sa mga nagnanasa na maging bahagi ng gawain. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa patuloy mong pagpapala sa mga salitang ito. At maihatid po sa puso ng iyong mga anak, ng aming mga kapatid, na may dalang tunay na katotohanan, katuruan, at kaunawaan at kaalaman. Salamat po ng marami, Banal na Espiritu. Salamat po, Amang Banal, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ito pong pag-aaral na ito ay pinamagatan natin na dalawang gawa ng laman. Doon po sa nakaraang mga pag-aaral ay nabanggit na po natin yung isang paglalarawan kung bakit doon sa talinhaga ng nawalang anak ay nawala ang anak. Ano po ang paglalarawan doon? Ito po ay pinag-aralan natin, kung hindi ako nagkakamali, ay Mayo 24, araw po ng Linggo. At ito po ay may kinalaman doon sa pagkawala ng magkapatid. Nang kahulugan ay sila po ay nag-akala na magiging mas madali at masaya ang buhay nila kung sila sa halip na nasa loob ng tahanan ng kanilang ama ay nasa labas. So nakita po nila sa kanilang isip at kukakulangan ng kanilang kaunawaan ay lumabas. Kanya po nakita po natin doon na hindi lamang yung bunso, kundi yung panganay man, okay, yung bunso po ay nag-impake, dinala yung kanyang kaparte ng kayamanan at umalis palayo sa tahanan ng kanyang ama. Samantalang yung panganay naman, bagamat nandyan-dyan lang, abot tanaw, madaling tawagin, nandyan lang sa labas, sa bukid, pero ganun pa rin, hindi po siya nagnanasa na pumasok sa tahanan ng kanyang ama at makipag-ulayo sa kanyang ama, bagos mas gusto niya sana ay makipagkasayahan lamang sa kanyang mga kaibigan. Samantalang ang ama ay patuloy na nananatiling nagnanasa na makasama sana at makapiling niya ang kanyang dalawang anak sa loob ng kanyang tahanan. Ang tao po, bilang pagdadagdag po sa mga naipaliwanag natin tungkol dito, gusto ko pong pag-usapan natin ito at makikita po natin ang larawan na ito doon sa nangyari sa dalawang magkapatid, sa bunso at panganay. Ang tao po ay may meron lamang dalawang gawa ng laman na maaaring kasadlakan niya. No, maaaring ito ay isang mananampalataya na, maaaring hindi pa siya mananampalataya, o maaaring makasalanan pa siya, hindi pa siya tumatanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Pero as always, no, ang maaaring kasadlakan na gawa ng laman ng mga tao ay dalawa lamang. Ang isa ay tatawagin natin pagkahumaling sa laman. O kung sa English po ay indulgence in the flesh. O sa mas madaling maunawaan ay ito yung masyadong paghapay sa mga bagay na makamundo. Yung karaniwan, yung bisyo, yung mga pakikisalamuha sa sanlibutan, paggawa ng mga bagay na may kinalaman sa kahalayan, etc., etc. Lagi po nating tatandaan na ang pagiging mananampalataya ay nagbibigay sa atin ng lakas upang maiwasan natin ang makagawa ng mga bagay na makamundo o kasalanan. At kung hindi man ay sana'y makaiwas na nga tayo rito ng tuluyan. Samantala, ang pagiging mananampalataya ay hindi nagbibigay ng eksaktong kakayahan o karanasan na siya ay hindi na maaaring
magkamali pa o hindi na siya makakagawa pa ng kahit anong kasalanan. Nagbibigay ang pagiging mananampalataya ng lakas para makaiwas sa kasalanan, pero hindi nangangahulugan ito na pag siya'y mananampalataya na ay hindi na siya maaaring makagawa pa ng isang kasalanan. Ito ang katuturan ng mga salita ni San Juan, unang Juan 2:1. Mumunti kong mga anak, ang kausap niya po ay mga mananampalataya. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesus ang matuwid. At verse 2, at siya, ang Panginoong Jesus, ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan, sa mga kasalanan ng mga mananampalataya, sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Dalawa po ang makikitang mahalagang katotohanan sa mga talatang ito. Una, ang Panginoong Jesus ay ang tagapamagitan at pampalubag loob para sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya. Hindi lamang sa kasalanan ng mga nagsisisampalataya, hindi lamang kasalanan nila o natin, kundi pampalubag din ng loob ang Panginoong Jesus ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Sa madaling salita, ang Panginoong Jesus ang nagpapalubag ng loob ng Diyos patungkol sa nagagawang kamalian ng mga mananampalataya at sa nagagawang kamalian o kasalanan ng buong sanlibutan. Ikalawa ang katotohanan, hindi lamang ang mga nasa sanlibutan ang nakakaranas na magkasala, ang mga mananampalataya rin, hindi man gusto, hindi man madalas, ay nakakaranas din na magkasala. Katulad ng isang makasalanan o hindi pa mananampalataya, ang isang mananampalataya ay nagkakaroon din ng karanasan, bagamat hindi na sana nais na magkamali o makagawa ng kasalanan. Hindi ko po ito sinasabi para sabihin na ang mananampalataya ay may karapatan o may pahintulot na magkasala. Sinasabi ko po ito upang mapawi ang kaipokritohan ng isang mananampalataya na yung kanyang mga kinikilos ay kadalasan hindi naman yon ang kanyang sinasabi o naiisip. Kuminsan nga, ang ating mga kaipokritohan ang nagdudulot upang ang mga hindi pa mananampalataya ay hindi lubos na maunawaan ang daan ng kaligtasan. Sinasabi ko rin po ito upang maging mas maliwanag sa atin na mga mananampalataya ang tunay na larawan ng ating kinalalagyan sa harapan ng Diyos at sa harapan ng ating kapwa. Na kung magkagayon, magiging mas malinaw nating maipapaliwanag kung ano ba talaga ang daan ng kaligtasan na ating ipinapahayag. Totoo po na ang mananampalataya ay matuwid at malinis na. At ito ay unang nangyayari sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, maaaring hindi pa muna sa harapan ng ating kapwa-tao. Sa pagiging mananampalataya, tayo ay naipanganak na muli. Tayo ay nagiging bagong nilalang. Naipapanganak na muli o naipanganak na muli. Tayo nagiging bagong nilalang o naging bagong nilalang. Ang ating espiritu ay naging tahanan ng espiritu ng Diyos o nagiging tahanan ng espiritu ng Diyos. At tayo nagkakaroon o nagkaroon ng banal na katatayuan sa harapan ng ating Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit nakatitiyak ang isang mananampalataya ng kanyang kaligtasan at buhay na walang hanggan kapag siya o tayo ay sumampalataya na sa Panginoong Jesus at kapag pinili na natin na maniwala na ang pangalan ng Panginoon ang daan, buhay at katotohanan. Iyon po ang dahilan
Kasi ang Panginoong Jesus, ang banal na espiritu, ay nananahan na sa ating espiritu kung tayo isa ng mananampalataya. Yun ang deposito ng Diyos sa atin at katiyakan na tayo ay merong buhay na walang hanggan. Ito po ay sa kabila na tayo bilang mga mananampalataya kung minsan ay nakagagawa rin ng mga pagkakamali o nakakagawa ng kasalanan. Maraming dahilan, no? Ang totoo po, dapat alam din natin ito. Bagamat alam natin ang isang mananampalataya ay nakakagawa ng kasalanan, dapat malinaw sa atin maraming dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay nararapat sana na umiiwas na at sana ay hindi na nakakagawa pa ng mali. At marami din pong dahilan at marami din pong magagandang bunga, no? Marami din pong magagandang bagay na maaaring maranasan ng isang tao o ang isang mananampalataya kapag hindi na siya nagkakasala. At marami din naman na masasamang bunga kapag ka ang tao, ang isang mananampalataya ay nakagagawa ng kasalanan. Ngunit, sa kalooban po at kabutihan ng Diyos, ay hindi na niya isinama ang kaligtasan sa isyu ng kasalanan. Pagdating po sa kaligtasan, ang anumang bagay na maaaring nagagawa natin o hindi natin nagagawa, hindi na po ito kaugnay ng ating kaligtasan. So, kalooban po ng Diyos sa kanyang kabutihan at kalooban na alisin na yung isyu ng kaligtasan. Ibig sabihin, maaaring ako'y magkaroon ng magandang bunga pag ako ay nananatiling hindi nagkakasala, o maaari ako'y makaranas ng masamang bunga nito sa buhay ko, sa lupa, kung ako'y magkakasala, pero hindi na po isinama ng Diyos ang isyu ng kaligtasan sa bagay na yan. Sapagkat ang kaligtasan po ay nananatiling dahil at sa pamamagitan lamang ng pagsampalataya at pagtanggap sa pangalan at sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesukristo.